Mali na mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo pong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ang daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig,
iyong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama at nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, ang mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ng poong narana tuwirit ihanda sa kanya pagtubos niya'y makikita. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Adbiyento. At sa linggong ito, mga kapatid, konting-konti na lang muli nating ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa umagang ito, bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Na maraming salamat, Panginoon. 16 days na lang yata ho, at magpapasko na. At ito ang laman ng ating mga puso, ng ating mga isipan, ang pasasalamat. Nasindihan na po natin ang pangalawang kandila ng korona ng Adbiyento. Kung nung nakaraang linggo, ang tema ng ating unang kandila ay pag-asa. Ngayon, ang ikalawang kandila ay ang kandila ng kapayapaan. Kapayapaan. Pwede ho ba ngayong umaga, ngayon pa lang, sabihin natin sa katabi natin, peace be with you. Yan ang pangalawang biyaya ng linggo ng Adbiyento. Kapayapaan. Pero mga kapatid, nakakalungkot lang pong marinig ang mga hindi pa rin mabuti at magandang nangyayari sa paligid natin dito sa loob at labas ng bansa. Bago pa matapos ang taon na ito, may mga humahabol pa. Mga kalamidad, trahedya, aksidente, gera pa rin sa mundo, at siyempre, tayo po ay ginulat ng pagsabog kahit malayo tayo sa kanila. Nagulat tayo sa isa na namang pagsabog habang nagmimisa sa Mindanao. Sabi nga nung komento ng isang matanda, "Hi, Father, ang ingay na naman ng mundo."
ang gulo na naman ng mga tao. At ilang kaya sa atin dito, ilang kaya sa atin dito ang nasa gitna ng gulo at ingay sa buhay niya ngayon? Bago matapos ang 2023, Lord, maghari pa rin nawa ang kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoon ang kapayapaang hinahangad natin. Alam niyo mga kapatid, ito ang bigay ng Paskong darating sa atin. Ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Ibabalik niya ang kaayusan. Ibabalik niya ang kapayapaan na sinira ng unang pagkakasala ng tao. Ano po ang unang pagkakasala ng tao? Kung babalikan natin, disobedience. Katigasan ng ulo. Ang pagsuway sa utos ng Diyos. Sinabi ng lahat pwedeng kainin, pwera lang sa bunga ng punong ito. Iyan ang unang kasalanan, katigasan ng ulo ng tao. Kaya sa unang pagbasa, ang sabi ni Propeta Isaías, katulad ng mabuting pastol, ibabalik ng Panginoon ang mga tupang naligaw, ang mga tupang nawala. Napakinggan ng Diyos ang hinaing, ang tawag ng kanyang bayan. At lagi nating tatandaan, hinding-hindi magsasawa ang Diyos na ibalik tayo, na bawiin tayo. Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo lang ho, talagang gumugulo ang buhay. Maraming nasisirang buhay dahil sa katigasan ng ulo. Alam ng mga magulang yan. Minsan, hindi dahil sa kulang sa pinag-aralan. Hindi dahil kawalan ng kaalaman. Kaya hindi sumusunod. Aminin na natin, ang totoo, dahil sa angking kayabangan, katigasan, kaya ayaw sumunod. Kaya nagkakagulo Kaya nagkakaproblema. Ito classic to na lagi kong ginagamit na halimbawa. Naalala po ba ninyo yung napakalaking signage noon sa EDSA? Inilagay nila yung malaking signage. Anong nakalagay? Walang tawiran na kamamatay. Naalala po ninyo? Ang laki-laki nun. Walang tawiran na kamamatay. Pero marami pa rin tumatawid. Nakikipagpatintero sa sasakyan. Pinalitan nila. Walang tawiran may namatay. Pero ganun pa rin. May tumatawid pa rin. Kaya kinabahan na ako, baka ang susunod na ilalagay, walang tawiran papatayin. Ang tigas ng ulo Anong sabi ng magulang? Pag ang anak ay hindi sumunod, napalo, nadapa, anong sabi? Ayan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ngayong matanda na tayo. Ayan. Sinabi ng hindi sa'yo yan. Kinuha mo pa rin. Ginawa mo pa rin. Inagaw mo pa rin. Ngayon, ikaw ang nahihirapan. Magtataka tayo. Sa ibang lungsod, Pilipinas pa rin naman, sumusunod naman. Sa ibang bansa, ang Pilipino, sumusunod naman. Kaya nga, kung paanong may ilang araw pa bago magpasko, kung paanong may ilang araw pa bago magbagong taon, habang malakas, habang may oras ka pa,
gawin natin ang payo ni San Pedro sa ikalawang pagbasa natin. Huwag mong babaliwalain ang mga utos at batas na gumagabay sa atin araw-araw. Hindi laging madali, hindi laging mabilis ang matutong sumunod, lalo na pag matanda na tayo. Pero dapat, unti-unti, dahan-dahan, nagiging tama at matuwid ang anumang mali sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, ngayong Adbiyento, hindi lang natin titignan ang mga dapat ayusin sa bahay at sa buhay natin bago magpasko. Ang Adbiyento, hindi lang panahon para isipin mo lang ang mga nakikita mo at ng ibang tao sa iyo. Ngayong Adbiyento, sabi ng ating Ebanghelyo, makinig tayo. Makinig tayo. Makinig tayo sa mga katulad ni Juan Bautista. Hindi lang magaling magsalita, hindi lang matapang magsalita, kundi tama, totoo, at mabuti ang sinasabi niya. Huwag mo lang piliing pakinggan ang mga taong matamis at matalino magsalita, pero wala namang masabing mabuti at magandang ginagawa. Alam niyo po, mga kapatid, dito sa Quiapo, maraming mahusay magsalita. Pero may isang tao, may isang empleyado, may isang lingkod tayo dito sa simbahan na nakakabilib pakinggan kahit hindi siya nakakarinig at nakakapagsalita. Si Kuya Victor, yung isa ho nating sakristan mayor, si Kuya Victor, minsan nakakainggit. Habang maingay ang paligid niya, habang natataranta ang paligid niya, alam niya pa rin gawin at sundin kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Sa pagkapatuloy na misa natin, ngayong ikalawang linggo ng Adbiyento, pakinggan mo ito. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal natin ang kapayapaan ni Kristo na maghari pa rin sa puso ng bawat tao, ng bawat pamilya, ng bawat bansa sa mundo. Kapayapaan na ibibigay ng tapat at tunay na pagsunod natin sa Diyos. Hindi man agad-agad, hindi man madali, pero kung sisimulan mong sumunod at hindi ka na magdadagdag sa gulo at katigasan ng ulo, mga kapatid, araw-araw, hindi imposibleng pumayapa pa rin sa mundo. Peace be with you. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala nating sabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sariling buhay relihiyoso, nawa ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama pa rin nating ipinapanalangin ang kapayapaan ni Kristong maghari sa bawat pamilya, bansa at sa buong mundo, lalo na sa mga bansang may kaguluhan at digmaan. Ipanalangin natin ang mga pamilyang dumadaan sa matinding pagsubok ng kanilang pagsasama, ang mga bata na biktima ng pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Patuloy nating ipagdasal ang mga leaders at ng ating simbahan at pamahalaan at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo po kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo ang iyong Diyos ang mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagbalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao dahil sa mga gera, digmaan at karahasan. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Aming mga sala.
alaala sa amin at huwag mo kaming ipahindulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala pa rin ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kapayapaan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Shall be exalted, and every hill made low, and all God's people shall see together the glory of the Lord. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for the Lord. Every valley shall be exalted, and every hill made low, and all God's people
all shall see together the glory of the Lord. Come forth, O my people, the time for war is done. The blood shall see, the deaf shall hear, the lame shall leap for joy. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Stand up on the mountain top, lift up your voice to the world. Sing joyfully, Jerusalem, behold your God. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Come forth, O my people, the time for war is done. The blind shall see, the deaf shall hear, the lame shall leap for joy. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Stand up on the mountain top, lift up your voice to the world. Sing joyfully, Jerusalem, behold your God. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Announcement for parish-wide Advent recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating ika-third parish Wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Roqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag araw ng Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat pa rin po, hindi lang sa inyong pagsisimba dito man o online, kundi sa pagbibigay niyo pa rin ng tulong donasyon dito man at kahit sa online. Salamat po sa mga pinansyal na tulong na atin pong nagamit sa iba't ibang mga programa at gawain ng ating simbahan. At yung pong mga ibinigay at ibinibigay nyo pa rin in-kind donations doon po sa ating Benedict Building. Nagsimula na ho tayong mamigay ng mga pamaskong handog sa mga kapatid nating Aita sa Porac, Pampanga. Kahapon, ilang simbahan po ang ating nabigyan din ng ating simpleng pamaskong handog para sa kanilang mga pamayanan at mga kapatid din nating nangangailangan. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng programa at gawain na ito. Maraming salamat po at ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang hinihingi ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuko ka namin para ng aming buhay at kaligtasan. Cristo Madre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inarangal pa namin. Audio, tapos, nandun na yan. Ayan na yun.